ano na yung agenda natin sa... Ang agenda natin is itutuloy pa rin. Ako itutuloy ko pa rin yung MOE, I can use my YouTube. Ako naman kasi ako naman kasi ganito, no. You deleted my Facebook. You erased me from Facebook. But you can never erase the ideas. Yes. That my followers had already in their brain. You have to kill all of them. You have to unalive all of them, no? You have to unalive all of them. No? Yeah. Oh, you have to unalive all of kasi baka maano tayo. You have to unalive all of them to erase. That's the thing eh. Na alam naman na hello naman kahit naman yung mainstream media. Syempre hindi ko cover kasi alam kong takot kayo. Pero this is huge news. Ako nag-expose ng Love the Philippines video. Nagpasalamat pa nga kayo sa akin. Dahil kung hindi sa akin, baka patuloy pa kayong nabudol. Tapos yung MOE, si Edlyn Gao, nagpasalamat pa sa akin for bringing up the issue again. Mm-hmm. So, in fact, you know na may value yung nire-reveal ko. Si Maharlika lang, ayaw yung acknowledge. Dahil talagang buhay talaga. I know. Pero actually, mayroong gustong mag-interview sa akin na media. Pero sabi ko sa... Actually, hindi ko sinagot yung isa. Sabi ko, baka madamay kayo sa laban na to. Baka magurgur kayo. Pinoprotektahan ko rin sila. Hindi kasi ganito lang yan. No? Hindi naman lang kami kasi ang nakakakita ng mga mali. Okay? Marami sa loob ang nakakakita ng mali. Kahit sa Kongreso, marami nakakakita ng mali. Takot nga lang kasi nga may makapangyarihan kasi ngayon tong parang ito ang gobyerno na hindi mahihiyang gamitin ang kanilang kapangyarihan para patahimikin ang dapat patahimikin. Yeah. Wala kang hiyan. Diba? Ano talaga sila? At least sa panahon ni Duterte ang pinatahimik mga pusher. Mga pusher, 'di ba? Kahit totoo, ang mga pusher ang pinatahimik. Pero nung time ni Duterte, yung mga bunganga ng Dilawan, bunganga natin lahat, nag-rumble-rumble. Wala talaga. Sandali lang, ma'am, siya, may sasabi saan gumawa na ako uli ng account ng Facebook. Hindi nga pwede gumawa ng Facebook account kasi nandito po ako sa China. It's not allowed. So I cannot easily even use VPN kasi yung Facebook, humihingi sila ng number and wala choice ng Chinese number sa Facebook. Gusto mo ay gawa ka ta ng Facebook sa Amerika? Diba? pero the thing is, ako naman okay lang, no? You erase my Facebook. Pero ang ano kasi niyan is, in-erase nyo ako, nandun na yung issue. Alam na lang tayo yung MOOE. Yung may mga men in uniform na alam yung MOOE, hindi nyo ba nabasa yung open letter ng mga PMAers tungkol doon kay Lorraine and Badoy? Anong hinihingi nila? Transparency and accountability ng finances. Yeah. So, lalo nilang pinag-aalab yung galit ng taong bayan. Kasi, di ba, dalawa tayo. Buti ka mo, actually tatlo ang buhay ko. Tatlo kasi yung Facebook page ko. So, buhay pa yung Boljakera, pa yung more than 900,000 na subscribers, yun ang tinegi nila. So, baby girl, anong channel mo sa Facebook? Ay, sa YouTube, Ang sa YouTube po is SRSASOT. So, SRSASOT. Okay. So, share na lang natin. I-flash mo nga. I-flash mo nga yung sa phone mo. Mapa-flash mo ba? Ay, sandali. Flash mo. So, mga pinagas. Hindi akong YouTube. SRSASOT. SRSAO. SRSAO. So, mga kapapasok lang, yun nga, sinyat down na rin, ASS, ito. Ayan, ipakita ko. 38,000, right? Oo, yes, that's correct. 38,000. So, ito po yung subscribe, ito yung YouTube ni Sas. Ayan. Dyan na lang siya i-follow. I-subscribe nyo kasi. Pero yun na nga. Nailabas na natin yung pwedeng ilabas eh. Isa na lang. Alam mo, totoo lang ha. I think napaparaling na sila. Nalalabas na kung ano man yung video na yan. Ako hindi ko alam kung ano yung video na yan. No? So, wala ako napanood, hindi ko alam. Ako nga, sabi ko nga, ang dali-dali lang i-deny yan eh. Ng video na yan. Pwede nyo namang sabihin na
hindi pwedeng magkaroon ng video dahil hindi naman po nagko-cocaine itong presidente. Oo, napakadaling. Simple as that, no? That's the only a nail in the coffin nung issue niya yan. Ako wala akong ako talaga hindi ko alam. I haven't seen, and maybe they are now taking down the pages that could release the video. At yung tinitake down is yung mga wala sa Pilipinas. Kasi nga, pag wala ka nga sa Pilipinas, hindi ka nila magagaling basta-basta. Yes. So, ikaw nauna ka. Nasaan ka ba? Nasa UNs. Tapos ako, sinunod nila talaga. Ako talaga, entire account talaga yung tinanggal madam. So, ano ito? Prevention of... Preventive ito. Preventive itong nangyayari. So, ako naman, parang... Preventive ng ano, pulboronic video. Ako naman kasi... Saka showing sa iyong Facebook. Ako naman kasi, wala sa akin. Hindi pa sa akin na ipapakita. Pero alam ko, yung video na yan is umiikot na ito sa mga dapat makakita. Yeah. Umiikot na ito. That's the bottom line. Umiikot na ang video na yan sa dapat makakita. Hindi ko pa siya nakikita dahil hindi naman ako kasama sa mga dapat makakita. No? So, ininyo maluloko ang taong bayan. That's ano, very simple. Ininyo maluloko ang taong bayan pag lumabas na ang mga dapat lumabas. Dahil, naghihintay lamang ng tamang timing at mapoproteksyonan yung mga tao, mga dapat maproteksyonan. I think that's just it. Pero umiikot na 'yan sa mga taong dapat makakita. And ako kasi yung pagkukuwento mo ng ugali ng First Lady, no. We all know naman, madam, na you are the one who is in command. Yeah. Lisa, makinig ka. We know that you are the one who is in command. Alam mo, madam, alam naman namin kung gaano galit mo sa mga Pilipino dahil nga dinaya yung asawa mo noong panahon nung tumakbo siya ng vice president at ikaw talaga ang naubusan ng pera sa maraming bagay. Pero madam, may hangganan ang lahat. Okay? At ang masasabi ko lang is kung hindi lang malinis ang puso ko at wala akong concern sa mga anak mo, ay mailalabas din ako. Eh yung mga anak mo ang madadamay. Pero ayoko yon eh. You know, ako talaga, I don't want, someone is asking me na sila magano. Pero ako kasi, Maharlika, anak is anak eh. They're not included in this. And yung anak pa na yon, hindi siya yung ano, yung nasa position. Actually, na-meet ko yan dun eh. Na-meet ko dun, nag-comment na ako tungkol dyan eh. Pero sige, sa ibang episode ko na lang yun gagawin kasi just you and me here. Pero yun nga. And ako kasi concerned ako nun kasi nga ito naman si RJ, no? Pati pa kami. Kinukwento niya sa akin yung dynamic sa pamilya. And naawa ako dun sa bata. Bata pa yun kasi mas bata naman mas bata sa akin. Kasi nga parang siya yung... So, tungkol pa rin yun sa polboron. No comment. Pero the thing is, kung masama akong tao, ginawa ko na yun. You know what? And ako talaga is, I hope kung may mangyari ngayon, no? Kung may mangyari ngayon sa Pilipinas, is, huwag na kayo pumayag na, ano, maligaw. Maligaw sa Hawaii. Kasi, yeah. Second time. Huwag sa Hawaii. Ikulong sa, lagyan ng, ano, lagyan natin ng kumunoy, suling. Sa hindi kumunoy. Ganito, ano? Parang, ako, just like, I know, what what these people are doing because sinamang ako ni RJ doon sa Baguio. Okay? Kaso ang hirap kasi magsalita noon inang because it was already April. It was before May.
And nasa Pilipinas ako, at nasa Benguet ako, madam, it's hard to find. That place is very, very hard to find. Na parang, kung gusto mo mailibing, it's a perfect place. Baka doon ka din ala, kasi baka pag nagsalita ka doon, eh, di ba? Kaso lang, hindi ka nagsalita during that time, kaya nakaligtas ka sa bingid ng ano, pangarin. Pero nga, sa sobrang takot ko, ginamit ko yung emergency function ng telepono ko. Kasi yung emergency function ng telepono ko, pag ginanyan mo, isi-send yung exact geo-coordinates mo doon sa emergency contact mo. So sinend mo sa mga friendship kung nasa ka. Yes. So yung kaya nga sabi ko, ay, ano ba, kung gusto nyo kung magkaroon ng ano, well, ay, alam kung saan kayo mga pwede magtago. So anong ginawa nyo doon sa area na yon nung dinala ka ni Taning doon? It was during the Holy Week. Holy Week gathering. And, mm-hmm. Eto ah, Mel, mabait ka sa akin. Mel Robles. Pero, kinabahan talaga ako nung sinabi mo to. Nandoon ako sa labas ng iyong cottage. Cottage ba ang tawag siya? Bahay. Bahay. Uh-huh. Ito ang iyong bahay, cottage, or whatever. Andito ang bahay ni Michael Ma. Andito ang bahay sana ni RJ Nieto. And then when you go down and turn to the left, that's already the house of Lisa and Bongbong. And then if you go down, kasi ano yan eh, Araneta compound yan eh. Sa tatay yan ni pinamanaatan ni Lisa or lolo ni Lisa or whatever. Basta, that's it. That's for the family of Araneta. Lisa. So, nung nandun kami na, sa labas kami, nag-meeting kami, sa labas ng ano ni Mel. Bahay ni Mel. Mel, Aboy, nandun ka. Si Aboy, sa DICT, under DICT, si Aboy. Yeah. Nandun ka, Aboy, and then nandoon, I cannot remember who they are, but they are from media. Tabloid or whatever, para media people. I cannot remember their name. And then they were like talking about Vic. Anong pinag-uusapan tungkol kay Vic? Pinag-uusapan kasi nila ni Vic is, eto daw si Vic kasi is parang I can remember is parang ito daw si Vic is nangungumisyon na ata for possible sa ed textbook. Okay. Lumapit na raw kay Vic. Ngayon, of course, hindi po pwede yung ganyan dahil dapat centralized ang kamkaman. Okay. So sabi ni Mel, ito ang eksaktong sinabi ni Mel. I don't really care of what you're gonna do. Mel Robles ng PCSO. Ang masasabi ko na lang, Mel, is that you should live your life with integrity for the sake of your kids, especially your special child. Because they will look back at this moment. Sabi niya sa akin, is, hindi naman sa hindi tayo magne-negosyo. Uh-huh. Eh, magne-negosyo naman tayo eh. Magne-negosyo, magnanakaw. Magnanisdak sa negosyo. That's the term for kamkaman. So, that moment, I really felt na ano ba tong pinasok ko? Ano reaction mo? Hindi naman sa so parang inaakusahan si Attorney Vic Rodriguez na wala pa man na nangungumisyon. Pero ang gusto nila sila yung magne-negosyo. Another term of magpangangamtam. So yes, okay lang sana magne-negosyo man tayo. Okay lang sana kung titirahin mo yung isang tao, let's say si Attorney Vic, na dahil mali yung ginawa niya. Ay, mali yan. Hindi dapat ganito kasi ang gagawin natin para sa taong bayan. Kaso, aasikusahan yung isa, sisirain yung isa, kasi sila ang magninegosyo. Which is, yun yung nangyayari ngayon. O ano pa yung reaction nila, Aboy? Anong reaction ng mga tao dun during the time na pinag-uusapan nila yung pagninegosyo sa gobyerno? Pangangamtap. Well, ewan ko, no? Well, nobody objected, so maybe they are all in it. For sure. So, ang eksena niyan is, ayun na nga,
it didn't really feel right. Nandito kasi, hanapin ko pa yun. Kasi si Lisa, pag nag-organize yan, very organized. Meron siyang listahan, kung anong oras, ang pagkain. Actually, very, very, very good siyang organizer. Si Madam Lisa, no? Titingnan ko kung natago ko yung kanyang invitation. So ang ano niyan is wala pala dito sa. So ang ano niyan is nandoon nga si Michael Ma. So ito mga tao na hindi na kwentong barbero, paano ko makikilala si Michael Ma? Ipinakilala sa akin, nagpakilala sa akin kay Michael Ma ay si Lisa Marcos. Wow. Paano niya inintroduce sa'yo si Michael Ma? Anong pagkasabi niya? Asan si Sis Michael Ma? Hindi sinabi kung owner of this, ganito, partner, no, ganyan. Just Michael Ma. Just Michael Ma. And ayun na nga, no? There are other people there na ayoko naman sabihin dahil I'm pretty sure hindi naman sila, I don't know kung involved sila dito or whatever, but I don't wanna include people collateral damage. So, malinis sa akin. So ako nandoon, tapos it was also the first time that I saw Paul Soriano. Ah, nandun si Paul doon sa meeting na yon. Yeah, because Paul Soriano was discussing the video ng i-release silang video parang before the election day. Okay. Yeah, and then we were even talking about kung saan magiging yung meeting de Avance. I even suggested, but hindi na lang sa EDSA. Sabi ko ganyan. Kasi nga, di ba, ang kinakatakot, baka daw dayain, ganyan. So, maging warning shot na kung yung dadayain, kasi ganito kadaming taong pwede mang ano sa inyo pang mandaya. So, that was also my belief, no? Baka dayain, ganyan. I think every one of us, no? Ganun ang belief na baka dayain namin ito. And then, the final dinner, hindi tama, final dinner yon, buffet. Do you remember inang noong counting, may pinakilala ko sa iyo, sabi ko ito yung pinsan ni. Yeah. Didn't you even wonder kung paano ko nalaman na pinsan niya yon, of how did I meet that person? Ikwento mo ngayon. Because that's where I met him. Doon sa compound. And then we were having dinner. Sandro was there. It was across me. Gusto niyo i-drawing ko pa yung buong compound? Drawing mo yan sa ano, sa Congress. Gusto niyo ba ibigay ko yung coordinates? I still have the coordinates, no? Sabi ko, kaya nga ang ano ko, that's the time na I am really already feeling something about Bongbong. Mm-hmm. Ano naramdaman mo? We were at the dinner table and we were discussing something. I don't know how it ended in that moment. Ang bila na lang yung sinabi is, he looked from afar and then he said na, I think we were talking about gold bars or whatever, parang biruan. Tapos sinabi niya na, the ones they stolen from us. Yan yung babawiin. Kasi yun ang sabi niya, the ones that they stolen from us. Hindi yan sinabi babawiin, pero yun yung sinabi niya, the ones they stolen from us. And then, Lisa asked me, oh, you can sit beside Bong. Mm-hmm. So, at ito kasi si Bongbong, ito si Lisa, and this is the passing yung pinakilala ko sa'yo. Mm-hmm. And then, may ano dito, may bakante, upo ka sa tabi ni Bong. Upo siya dito, upo ako dito sa tabi ni Bong. This is Sandro. Sandro, ako, si Bongbong. And then we were talking about policy. Because, ano pag-usapan namin? Okay, doon nga na float yung idea na sovereign wealth fund. And I told Mark, I told them, actually that's a good idea to have a sovereign wealth fund. I even told them na, you know, do you know magandang sovereign wealth fund, yung sa Alaska Permanent Fund.
na nakakatanggap ng dividends yung mga tao. I don't know if alam mo yung inang dun sa Alaska. Yeah. Sa Alaska, yeah. Yeah. And then sabi ko, tapos actually, ang sabi ko kay Bongbong, kay I don't wanna call him president. Sabi ko kay Bongbong noon, sir, sana sa inyong foreign policy maging katulad kay ng tatay ninyo na very kung ano itong inutos, that's it. At yung nakikinig kasi sir, si late ambassador Encomienda, kakilala ko, he actually vouched for your father. Ang sabi niya sa akin, you know what, the Marcos Senior, he's very good president because he even listens to junior ano daw, mga junior na mga officials. So, imbis na cabinet lang, pero yung sasabihin daw sa kanya, oh, what do you think? Na, you know, humihingi lang, na-reviewing yung, parang he's open to ideas, etc. Ideas, yeah. O, sabi, ito pong pagkasabi sa kanya, sana hindi rin kayo makatulad nung panahon ni Duterte, na yung foreign policy niya, ito yung foreign policy niya, pero yung mga tao, paiba-iba yung ginagawa. Yes. And this is what Bongbong told me. Ganyan lang siya, ha? Ganyan. And then, dumighay siya ng malalim. Sabi niya, you know what? Why? Na bakit daw gano'n, na paiba-iba, na ganito doon sa presidente, paiba-iba. Tapos sabi ko, why? Money. Sabi niya, money. Ngayon, ako naman, parang, and then, you know, ako naman kasi, that's not what I was expect. Call me naive, no? Mm-hmm. Well, ano, naive, alam ko na mga kamunduhan sa mundo. Pero kasi, parang that's not what I expect from someone who is running for idealism, for whatever. And I felt bad. Kasi I was expecting him to say na, yes, sisiguraduhin natin. Yeah. Kasi yun ang dapat. Kumbaga walang substance yung mga sagot niya sa'yo. Ang sabi niya sa akin, because of money kaya daw ganun. Ako naman parang, yeah, I know that. Pero may ano is kanya. Ano gagawin mo? O, diba? Oh, ano gagawin mo pag naging presidente ka na? Yes. And then I went, and then I didn't, I nandun ba sila gathering, I went up immediately, I excused myself, I slept, and then the next day, you know, I left that compound feeling, so, parang, ano ba to? Parang, bakit ganun yung pinag-uusapan? Parang, where is this place going? Marami pang iba, I was there, you know, the first night, I was only there, Lisa and RJ. Kaya nga sabi ko, alam ko na yung makikipag-ano sila si PPMPA because Lisa was there telling us some of the plans. That Lisa, sabi ni Lisa, na siya na yung nagpinag-handle ni Bongbong na, okay, alam mo, anuhin mo na lahat ng mga bureaucracies, pag-aralan mo, ganyan, etc. So she was that involved. And then she told us na, Bongbong even told her na to connect with the CPPMPA. Oh my God. And then I thought it was because of unity, you know? And basta marami pa silang ano, meron pa nga siya sinabi sa foreign policy na merong ginawang botched na ano tong mga tao ni Duterte na hindi alam ni Duterte, tapos nung nalaman ni Duterte sinibihan niya yung mga tao niya, oy, alam ko yung ginagawa ninyo ah nung nalaman ni Duterte. So I thought na okay, this is good. Kaya nga itong si RJ, we left that conversation. Ito pagkasabi niya sa akin, alam mo na ang magagawa mo for Philippine foreign policy. Ganyan ang pagkasabi niya sa akin. Kasi nga, truth to be told, they hired me to be a consultant on South China Sea and foreign policy. And I have all the evidence there. I even have my conversations with Lisa in my other phone. Yeah. Kung hindi lang ako mawawiretap. Kasi ano pa to yun? Sa Pilipinas kasi nangyari yung conversation na to. So that's it. So, kaya nga na ano to? I don't know who these people are. Kung papaano si Maharlika kasi coming from more a personal level and then yun yung ugat niya personal and then ay hindi na kayo para sa pagbabago. And by stating right now na inatasan
ni Bongbong Marcos, ni anak ng diktador, okay? Si Lisa na makipag-connect sa CPTNP. So nag-match, nagtumama yung sinabi sa akin ng mga impormante ko na yung mga CPTNPA, they will use it, you know, for their own good. Like, you know, yung kung magkaroon ng pag-aalsa ang mga taong bayan. Kaya, isa yun sa mga vlog ko na kinakausap na nila. Kaya, if you notice, mga kababayan, may nag-aalsa ba ngayon na katulad ng dati? Wala. Panahon ni Noynoy, kahit papaano, may mga daming umaalsa. Ni Pangulo Duterte, ang dami yun ay si Alsa, yung nasa kalsada, na nag-iingay. So, coming from your statement ngayon, SAS, ay confirmed pa rin, confirmed yung mga information na nakarating sa akin na talagang nakikipag-ex-deal sila dito sa mga makakaliwang grupo. Kaya no wonder na itong mga makakaliwang grupo sa Congress ay kaano nila Martin Romualdez. Kasi the agenda is for them to stay in power. Well, ano pa nga ba, no? What exactly is going to happen? Diba? Saka, my God, for lahat ng even Duterte, we criticized during his time. Uh-huh. Yeah, nilusog din kami ng mga super fans ni Duterte, kasi yun talaga ang audience ni Pongki, talaga yung super fans ni Duterte. Direk Darrell nakikinig. Diba? Oo, pero yun na nga, ang inaano ko is that's the story. Ngayon, meron silang sariling story. Ilabas nila yung sariling story nila. Magmamatch maano kami, magbabangayan kami ng story. Pero yun na nga, no. You have to understand what's going on right now in the Philippines. Bakit ang nagki-criticize sa kanila ay ang kanilang mga supporters at hindi ang mainstream media na for the longest time ay binaboy sila? Correct. Bakit tahimik ang mainstream media? Isipin nyo nga yan. Sino ba ang mga pinapangalanan doon ng mainstream media na sinasabi nilang binabayaran ni Bongbong Marcos para magpakalat ng fake news? Hindi ba itong mga nakikita nyo ngayon? Yeah. Si Maharlika, ako. Pinagbintangan tayo. Sabi ng mainstream media, bayaran tayo ni Marcos. True. And now, asan sila? O asan sila ngayon? Asan sila ngayon? Bakit wala silang mailabas? But ayaw ngayon nilang magsalita. Dahil ang totoo niyan, kinukuha nila ang lahat ng mga feeling nilang kinuha sa kanila. Kasama na diyan ang GMA 7. Oh. Hindi ba yung GMA 7 meron sila diyang share ata or whatever, yung ABS-CBN, sinong bumili? Sinong bumili? Yeah. So, wala na yung mga mainstream media na dating, sabi ko nga, na nagsasalita na diktador, anak ng diktador, magnanakaw. Wala na. So, tayo na ngayon na supporters nila na itinaya nga, like ako, tinaya talaga ang time, pera, buhay, di ba? Kasi, hindi, yun, una personal, kasi nakita ko personal yung nararamdaman ko. Kasi personal kong nakita sa kung paano nila imaltrato yung mga taong supporters nila. So, you know, so I'm glad na nakikita yung lahat ng, I mean, yung karamihan sa mga sinasabi ko dito na vouch mo or napag-match natin na even beforehand, eh may ganun na palang kwentuhan na na magdinegosyo sila. Diba, magninegosyo, sabi, narinig mo mismo, first-hand information, you were there, na magninegosyo sila sa, hindi mo narinig na ano eh, dapat yung meeting na yun, SAS, is ganito, nako, kapag nasa pwesto na tayo, ayusin natin ang mga problema ng bayan, bigyan natin ng trabaho ang mga tao, ang mga OFW, alagaan, pero ang kanilang pinag-usapan, magninegosyo tayo. Doon ang pinag-usapan namin doon, wala kaming pinag-usapan about reform, wala kaming, Yun, parang this is my only regret in my life, Inang, to be honest. And parang, diba sinabi ko sa iyo yan? Nasabi ko na I don't really expect na mapatawad ako ng mga Pilipino na naging kasangkapan ako sa dito kay Bongbong, no? I'm gonna say Marcos because I still have respect for the Apolakay.
at least that one did something. No, but this one, this is like, who is this person? Paiba-iba ka. Hindi naman ikaw yung sinuportahan namin nung election. Kita mo yung mga supporters niya. Bakit hindi niyo, ba't hindi niyo makapagbigay ng argumento bakit ibang-iba yung pagmumukha nito at pag-ugali nito nila ngayon kaysa nung election? Wala kayong maibibigay because mahirap i-defend yan. Yeah. Diba? So, yeah. So, yun nga. Hindi nila, ang bottom line dito is talagang binudol tayo. Yeah. Binudol talaga lahat ng Pilipino. At binudol, ikaw for sure, alam mo rin yung tungkol sa pagpakamatay ng PSG. For sure, nakarating din sa'yo mga ganyang information. Hello, di ba nagkwentuhan nga tayo dyan na magkaiba ang source natin? Yeah. Imagine nyo, mga kababayan, nagchichikahan kami nito, ay alam mo ba, na ganito, tapos, ayun, na may nagpakamatay na PSG dahil binulyawan ni Lisa. So, ano pa inaantay ng taong bayan? Kailangan pa ba natin ito ipagpapatuloy? Unti-unti tayong inugurgor? Ito, unang-una na kami. Hindi pa man literally, but I hope not. Nag-iingat naman tayo sa us, di ba? Yung mga Facebook namin, pinagtitigi na nila. Tuloy-tuloy na yun eh. Siyempre, una, titigihin muna nila yung platform mo, no? Para wala kang maging ano. Pero ako naman kasi, no, ang sabi ko is, ako'y naniniwala kung oras mo na ay oras mo na. Pareho hindi tayo. Ka, pero ako naman kasi, inang, lahat ng gusto kong sabihin ay naipahayag ko na. Okay? So yung mga gustong mag-recontent, i-recontent ninyo. True. Huwag kayong matakot. Kasi, ako, sabi ko, you know, lahat ng ideas na gusto kong iano is ano ko na for the 6 years at ayaw aminin man nila o hindi ni Bongbong Marcos at ng kanyang asawa na yung foreign policy niya yon ay hindi ito yung bibenta kung hindi ako yung nagpo-promote. Yeah. Diba? Parang ako talaga na parang hindi ako mukhang pera. Dahil kung ako'y mukhang pera, tinanggap ko na yung offer ni Lisa Marcos na condominium. Nandito kami. Meron akong, pakita ko nga. Para. Ay, pa mo nga. Basahin mo. Oh, ito oh. Sandali, tanggalin ko nga yung, pwede ko pang tanggalin yung blur? Ikaw ba kailangan magtanggal ng hindi, blur? Hindi, ikaw. Paano ikaw ba? Yan, sa'yo yan, Arch. Yung blur. Okay. Sa'yo yata yan, no? Sa'yo yung control. Ayan. Oh, this is Viber. Oh. Ang sabi ng hitad. So, ito para makita nyo yung... Ay, nakikita ka. Parang liwanag masyado. Hinaan mo kaya yung lighting. Ay. Hindi, adjust mo lang. Yan, adjust mo lang. Galaw-galaw mo. Kanina nakita na eh. Bakit? Ano ba maliwanag yung ano ko? Baka yung phone mo. Sige, hinaan mo. Brightness level. Ayan. Or in a night mode ko. A night mode, yeah, sige. Oo. Dark mode. Sabihin ko na. May nagtatanong, saan daw ba yung condo? Okay, na-inover. Oo, sabihin ko. Ito. Ayan, pakita sa inyo. Okay. So ito, papakita ko muna sa inyo, ano. This is like my message. Ang tawag kasi dyan is Tabutes, no? Tabutes. Tawag dyan. So ito, kita nyo yan. That's, anong date yan? February 16, 2022. 28? Okay. January 28 ba? So ito, alam mo, ayan. May pinadala sa akin. So, ang pinadala niya, PDF, nung sending you Commissioner Imee's letter, which pretty much puts G in her place. Si G is Guanzon. COMA also informed GMA7 through Joseph Morong that she will air her letter to GMA7 later. Sabi ko, ang baboy ni Guanzon. Ha, 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 ha. So, that's Lisa Marcos. Okay? Gusto niyo pa pakita yung, hindi pwede magpakita yung number? Gusto mo i-verify mo yung number kung pala tayo? Ay, ano, anong ending na lang?
Oh, ending. Okay, ang ending sa akin, ang ending sa akin ay 492. 492, teka. Para pagpunayan natin sa taong sa mga palangga. Okay. 492. Teka. Yeah, 492, 5492. Ah. Ayan, napakita natin, tatakpan ko lang yung ano. Tatakpan lang natin. Tatakpan na natin yung ano, yung ano. Oh, ayan. 492. Ayan, nakita niyo pala. So, legit yung pinag-uusapan namin ni Sasmi. Pareho pa tayo ng picture. Oo, oh, ayan. Ay, may share yan eh. Account niya yan eh, kaya ayan. Sa WhatsApp to, dito kami nag-uusap. Ayan, pakitaan sa taong bayan. Ayan. Oh, 492. Ayun, pareho pa tayo ng picture. Mo, pakita mo, sabay natin, girl. Takpan mo lang yung ano, yung whole number. Pareho pa ng picture. Oh, pareho ng picture. Oh, ha? Oh. So, yan, mga kababayan. Okay? Ayan, oh. Ayan. So, ngayon, papakita ko sa inyo, ha? Kasi nga, alam mo yung, ang pinaka-ayoko kasi is yung gagaguhin mo ko. Alam mo yun, na parang, nung lumabas ako, ang una yung pin-attack sa akin, hindi ako expert, ikinuha nyo nga akong consultant ng foreign policy. Ano yung nabanggit mo si Rowena Guanson yan? Friend na natin ngayon yan. Oh, ito pa oh. Oh, ayan pa oh. Kita niyo pa oh. Can I call? Oh, may ganyan pa siya. Can I call? Tapos oh, meron pa akong advice. Oh, sabi ko pa, please kindly tell na yung ano, some of your ano, subordinates na huwag masyadong mayabang, be magnanimous. Oh, ito nga, ito lang pakita natin sa kanila para magmas. Ayan yung mga message sa amin palangga oh. Ayan, no? Mga message niya sa amin. Nag-send siya ng video niya. Ano mo yun? Oh, ayan pa, oh. Oh, will do sus. Why? What happened? Who made yabang? Oh. Sabi ko pa, oh. Sabi ko pa, yung statement ni Vic na biased si Jessica Soho kaya hindi umaten si BBM. Oh, okay. Sabi niya. Ganyan. Kasi sabi ko, huwag masyadong bira-bira. Oh, may ganyan pa ako. Nung ano ni who's this? Boy Abunda. Oh, sabi ko sa kanya, Tabutes, your husband is such a class act. Sabi niya, Nax. Sabi ko, galing. Oh, basahin mo yung sinabi niya ni Lisa. I think he used some of your info when it came to the, ano yan, query about the Scarborough issue. Oh, diba? So, pinakasinggang ka. Hmm. Kasi nga, akong consultant nga ako ng foreign policy. Yeah, hinahanap ka nila. Oo. Ano yan? 2022, February. Please forward to BBM regarding Quad. I already sent it to him just for enforcement at baka di po niya matanggap. On Prof. Carlos' question, Prof. Carlos, if the Quad were... Oh. Pero ano to? Bibigyan ko inyo ng context. This is already after nung debate noong first SMNI. Kasi di ba nagtanong siya ng Quad. About this is already after. To be fair to them na hindi ito before ng debate. This is already after ng debate. Pero sas may nagtatanong. Alam mo ba na mayroong script before that SMNI ano? SMNI. Ay, yung sa amin wala. Yung sa deep probe, wala. Ako, as far as I'm concerned, wala ako. I never talked to them. They never even know me. Sa part they didn't even know that I would be there. Okay. RJ didn't even know. They only knew that I would be there a day before. Nung in-announce na ng SMNI that I would be one of the panelists. Okay. So, ayan. Clear on that part. Anong date na nito? 2022 na yan. April na. April 13. 5-9. Anong sinesend niya sa'yo dyan? Malabi. Oh, ayan yun. Oh. Yan na yung kondo. Oo. Na ino-offer sa'yo. Oh, my goodness. Oh. Ano sinagot mo dyan? Unit 1. Oh, sandali. Makikita nyo, di ba? Oh, unit 1. Oh, ito. Unit 2. Oh. Let me know if you're interested. Sabi mo, Tabutes, thank you. Hmm. Ayan, naferan ka. Thank you po.
may tinutuluyan na po ako. Okay, that's good, Sas. This is my best friends. I don't feel comfortable po kasi living alone. That place is good, but perhaps pwedeng going parang office. Uh-huh. Yeah, so yeah, nakikita ng tao ba yan? So, ngayon, ang ano dito, ito yan, no? Saan daw yung unit? Alam ko kung saan yung unit. Alam ko, sa may BG, meron yan eh, may mga... Yung unit kasi nito, dati kasi ako dyan tumira. Dyan sa building na yan. Sa Mandaluyong. Aha. Sa GA Towers. Ah, GA Towers, yun ba yun? Wait a minute, yun ba yung malapit sa HQ? Yeah. Ah, okay. Yan so, dahil ang may-ari ng GA Towers na yan, ang yung may-ari na yan, tatay ng kabarkada ko nung high school. Ang namit ko yung babae dyan na maganda eh, na mag-husband or wife siya. Namit namin ni Mother Pebbles. Actually, yan din yung nagbigay ng party sa kanya noong... basta nandiyan ako noon yung unang uwi ko. So, mga kababayan, yung pinag-uusapan namin dito, sa isang tao, pareho ng phone number, di ba? Nag-match lahat, mga messages nakita ninyo. So, talaga... Kaya ang inaano ko, no? I don't need these things. Dahil kung gusto ko lang yumaman, I think Maharlika even knows this, no? I'm pretty sure between me and Maharlika, I think Maharlika would have been a billionaire, no? Kung kumpara sa akin, sa kanila. They give a lot of money. Yeah. Diyos ko, Lord, wag na tayong paligoy-ligoy pa. Marami silang pinamumudmod na pera kahit kanino. No? Kaya hindi nyo kami maloloko. Because you are that kind of people. Kaya nga, ang ano kasi dito is, ano ba yung prinsipyo yung pinaglalaban ninyo? May prinsipyo pa ba kayo? I don't think so. Yeah, speaking of that, namumudmod. Kasi yan nga yung isa sa sinabi ko na re-rewardan ka kanina na yung style ng policy nila is carrot and stick policy. They will offer you a reward para mag-connives ka, makipag-cooperate ka sa task na gagawin na gusto nila ipagawa sa'yo. Then if you decline, they will, you know, do this. So I think yan yung nangyayari sa atin ngayon. Diba? Yung nangyayari, diba nga, nung lumabas nga ako dun sa issue nung February last year, diba? Sabay-sabay tayo, ikaw, ako, sa kasi Pebbles, minessage nung isang may-ari ng troll farm. Yeah. Yung Star Image farm. Star Image, yeah. Yeah. So, ang kinontak pa sa akin is yung common friend ko nung may-ari na yon. Can you imagine, tinawagan pa niya yung mga common friends namin para pilitin ako makipag-meeting sa kanya at para, ano nga gagawin? Ikaw magkwento yan. Meron tayong ano yung issue sa Indian yun, the same thing na parang may nangyayari sa isang village ba yun na Indian national. Actually hindi ko naman kasi tinutukan yung issue na yun, nasa Singapore ako noon eh. Tapos gusto pa makipagkita kasi alam ko na yun eh na gagamitin nila sa atin yun. Against sa atin na inooferan tayo ng 500,000. 500,000 diba inoffer tayo? Each shot. Tapos actually, nag-live selling kami noon ni Lady Boss sa Singapore nung nag-message sa akin. Tapos gusto pa makipag-meet sa akin sa Singapore para iabot yung 500,000. At gusto, bibilin daw yung mga alas na binibenta namin during that live selling. So parang in-entice ako. Eh ako, ganito pa. Oh. Yung mga kaibigan kong tinawagan niya, babayaran daw niya sila para makapag-set up ng appointment sa akin. Diba? So, noon pa lang talagang gusto na tayong patayinikin. Kaso lang, hindi na umubra sa atin. Lalo na sa, diba? Hindi na umubra sa atin. Imagine nyo mga kababayan, kung mukha kaming pera, aba, bongga-bongga ng pag-shopping yun, ha? Sa 500,000. Kaya nga sabi nila, ayaman niya ako, pakita ko sa'yo kung itsura ng kwarto ko, kung gaano kaliit, ha? Mm-hmm. Diba? Oh, ayan. Alam mo, mas malaki yung kwarto ko dito sa kwarto ko sa Makati? Kwarto ko sa Makati, twice dito kwarto dito. Baka magtitiis dito? Parang, diba, kung ikaw ay bayaran, edi sana nasa bonggang-bonggang kondo ka.
Dahil baka hindi lang condo ang pwede kong ma-request. Baka makapag-request pa ako ng unlimited na supply ng lalaki. O, aminin, baka may mag-share na ako sa lalaki. Oh, diba? Baka nasa penthouse ka. Let's not kid ourselves, no, anymore. The fig leaf of power has already been lifted. Bakit? Yung sinasabi ninyo na kaya kami nagsalita, hindi kami nagbigay ng pwesto. Unang-una, hindi kami nanghingi ng pwesto. Si Vic Rodriguez, siya pang unang-una nagtestimonya na hindi ako nanghingi kahit kailan, kahit ano. Siya pa mismo nagsabi, nakapost sa kanyang wall. Kayo, yung mga nagsasabi nung nanghingi ako ng pwesto, bakit hindi sila ang magsalita sa wall nila? Kasi hindi nila mapapanindigan. Dahil kung sasabihin niya ni Lisa Marcos, ay punyeta girl, baka maging masama ako at baka wala na akong itira. Baka ilalabas mo na lahat ng mga katago sa baul. But yun na nga, kung talagang, kasi yung ginagamit ng mga trolls ni Lisa, yun na ng gobyerno, para panira sa atin. Kaya tayo nagsasalita kasi hindi tayo nabigyan ng pwesto. Ako nga, talagang sinasabi nila na ako daw ay nag-apply ng pagiging ambassador ng Amerika. Natawan-tawan naman ako. Sabi ko, kung nag-apply ako, edi sana inilabas na nila yung application ko, di ba? Yun na yung pinaka-solid na. Bakit kasi sa atin binibintang ito? Ang nag-demand ng pwesto ay si RJ Nieto. Ang dinemand na pwesto ni RJ Nieto ay presidential assistant on political affairs. Okay, alam ko na to, hindi pa nag-e-election. Nagde-demand na siya. At tinatanong ako ni RJ noon kung ano raw gusto ko. Sabi ko, meron akong SMNI. Ang sabi sa akin ni RJ, minsan ka lang makapagpanalo ng presidente. Na sabi niya, kukunin na lang kita bilang USEC ng Special Presidential Assistant. Yan ang kanyang pinagsasabi. So sinabi niya, okay na raw kay Lisa at okay na raw kay Martin Romualdez. Kaya alam ko kung sino ang mga power brokers dyan. Mm-hmm. Kasi yun ang hiningan niya ng consent. Si Lisa Marcos at si Martin Romualdez. So okay na raw yan, kasado na. Ngayon, Nagpatay na nga ng barong yun eh. Hey, Abel. Patahi ka na ng barong RJ Nieto. Niloloko mo ang mga readers mo. Sinabi mo sa readers mo, tinanggihan mo dahil gusto mo mag-aral. Hindi mo tinanggihan. True. Inurong ang offer sa'yo. Pero hindi mo alam ang tunay na dahilan kung ba't inoffer sa'yo. Inurong. Mm-hmm. Inurong. Dahil ang totoong dahilan, ang dami mo raw dinidemand. Okay na nga raw na kahit high school graduate ka, maging presidential advisor on political affairs. Pero kung ano-ano pa ang mga dinidiman mo, gusto mo na parati mo dapat katabi ang presidente pag may cabinet meeting, hindi po pwede yung bakla. Hindi yan sa protocol. At ano pa, kailangan mo ng ganitong budget, gusto mo ang office mo sa Malacanang din. Alam mo kung sino raw ang nagreklamo na sa mga demands mo. Yung mag-asawa. Ngayon, niloloko mo yung mga viewers mo na tinanggihan mo. Hindi mo tinanggihan. Hindi ibinigay sa'yo ang pwesto. Okay? At ang pinagagawa mo nun, dahil meron na tayong hidwaan nun dahil sa kaso ni Jover, dahil isa pa yan, pwede natin pag-usapan niya. Kung usapan natin yung sa kaso ni Jover later. Kasi ang dami nakikinig mag-ingam. Yeah. So, todo na natin to yung kay Jover later. Kaya ikaw, ng panahon na yan, tumatawag ka na sa isang tao sa SMNI at sinisiraan mo ko. At hindi mo alam yung taong yon ay may connect ako, tinawagan ako after mo siyang tawagan. Wow. Kaya matagal ako nagtiis. Hindi kasi to papatol sa akin ng head-on. Dahil alam niya, siya ang magiging mali. So, ihintayin niya na ako ang papatol sa kanya. Dahil alam yung patola ako. No? Ngayon, hindi kasi nakikita ang tunay na ugali ni RJ Nieto. Ganun ang ugali niyan. No? So,
sinisiraan niya ako noon. Sabi pa niya doon sa taga-SMNI, sabi niya, kaya daw hindi raw ako makatira sa mga Marcoses na naghihintay pa daw ako ng pwesto. Sabi ko, paano ako naghihintay ng pwesto? Eh, hindi naman ako humihingi. Ang sinabi ko, hindi ko nga tinanggap yung condominium. Yes. Eh, yung condominium na yun. Oh, meron akong show, meron akong Sendwave. Wala kayong maibabato sa akin dahil hindi ako nag-demand ng kahit ano sa inyo. Dahil kaya kong tumayo sa sarili kong paa. Nanggaling ako sa Luneta, naging homeless ako, kumain ako, nag-scabin ako ng food sa SM Manila at wala akong takot makabalik sa ganoong pamumuhay. Dahil alam ko, malinis ang puso ko. Kaya nga ako ay hindi ako katulad ng mga trolls ninyo na nagtatago sa computer, anonymous, dahil wala silang mukhang maiharap dahil hindi nila kayang panindigan ang kanilang pinagsasabi. Diba? Ito, tingin mo si Maharlika, oh, Diyos ko, Doy. Ano ba sa tingin? Maayos ang buhay niya sa Amerika eh. I know. Tapos binagbibintangan akong kung ano-ano nga. So, actually, napag-usapan ba natin kay Jover? Hindi masyado detalyado, no? Kasi mga kababayan, nung first time talaga kami naikwento na namin sa unang vlog namin kasama si Roy at saka kasama si Mother Pebbles, tulog na kami sila, in-invite namin sila, pero tulog na yata yung dalawa. So, or busy si Mother Pebbles. So, ngayon, napag-usapan na, kasi, so as to be honest with you, gising na si Roy. Nasa work pala siya. But anyway, to be honest with you, nagkaroon ako nung kinukwento mo sa akin, syempre, you know, bago pala tayo magkakilala, mayroon akong kunting duda na baka, okay, you know, baka ito si Sas, mga pakawala ito ni Tanin. Yan, may ganun akong, pero nung, kahit si Pebbles, yun din ang tingin ko na, pero nung napatunayan ko na, really, your friendship ay sincere, noong kinuwento mo yung tungkol kay Jover, noong nasa kotse tayo papunta yung Soler. So, ikwento mo yan sa ating mga viewers. Kasi we're like almost 16,000 viewers across social media. Kahit pinatay tayo yung dalawa, we're like, this is historical. Ano nangyari dito kay Jover? Ganito yan. Di ba dinimanda ko yan si Jover ng libel? Tapos ito yeah. Si Jover na nag-counter-demanda. Ang demanda niya is civil case. At ang kaso is violation of data privacy act. So kami dalawa yung inilagay niya doon. Ako, sa kasing. Oo. Yes. Ngayon, ito kasi si Jover, natatalo siya sa kaso ko. Wala siyang napapanalunan na appeal. So, nung pre-trial hearing kasi, nandun ako sa Pilipinas niyan. That was, kalamang pre-trial hearing, June, early June. Sabi nung judge, kayo, ginanyan sila ni Kokoy Dayaw. Oh, kayo, kung ano naman kayo, ako kahit ako nagkakamali, sabi nung judge. O baka pwedeng mag-sorry na lang kayo para hindi na to humaba. Sinabing, hindi sa isa't isa. Si Jover magsusorry sa akin kasi yun yung kaso ko kay Jover. Okay. Ngayon, tinanong ako ng judge, ikaw, okay ba sa yung mag-usap-usap muna? Eh, syempre, hindi ka pwede kumayabang sa judge, no? Uh-huh. So, okay pa kami nito, okay pa kami nito ni RJ, okay pa kami ni Lisa. Uh-huh. Kung ako ay hayok sa kapangyarihan, makikipag-usap ba ako, makikipag-deal ba ako? Dinigdig ko na sana si Jover. Eh, you know. Uh-huh. So, ngayon, nagkaroon ng settlement meeting. So, si Jover, tinanong niya kung anong gusto ko. Nung lawyer, ano mau-offer. Tapos, sabi ko, una, pwede bang letter of apology? So, sabi nung lawyer ko, kasi nga yung nanay niya nasaktan dun sa sinabi ni Jover. Kasi nga naman, ba't niyo sinabihan na nandun siya sa Europa, nagpuputa? Eh, hindi naman yung ito. Oo, ganyan. Tapos naglagay-lagay pa kayo ng mga presyo, ng ganyan. Tapos, sabi nung lawyer, ano pa, sabi ko, tinanong ko na, di ba meron pa tayong kaso yung sa civilian case? Sabi nung lawyer niya, we can actually tanggalin ka namin dyan. Kasi,
Eh, hindi naman daw lumalabas sa cross-examination ni RJ Nieto, nakasama ako. Never mentioned my name, puro daw siya. Sabi, kaya nga sabi nila na wala ka naman, parang wala ka naman participation, ganyan. So, ngayon sabi nila, so ayun na, so, usap-usap. Tinawagan kasi nga, after, I think a day or two, tinawagan ako ng lawyer namin ni RJ. Yung lawyer namin ni RJ, it was given by Lisa Marcos. Oh, yan. Pakinggan niyo, mga kababayan. It was given by Lisa Marcos kasi una si RJ yung inoferan. Kaya sabi ko, bakit hindi ako sinama dito ni RJ? Sabi mo, kukuha ko ibang lawyer. Sinabi ko kay RJ, RJ, baka pwede mo naman ako isama dyan. Sabi niya, kausapin mo si Tabius. Uh-huh. Ako pa kumausap, ganyan. Sabi ko, Tabius, ganyan, baka pwede isama ako dyan sa ano ni... Kasi pareho naman kami nandiyan sa kaso. Ganyan. Sabi niya, okay, pero... Lisa Marcos actually asked for a 10,000 pesos kahit siya ano ano to anong tawag yun? Pro bono. Kahit siya pro bono, he asked me for 10,000 for the ano ba to? Filing. Okay. For the papers. Ano naman? Papers, eksena. Printing, ganyan. Mm. Yes. So ano siya? It's that's understandable. No? Eh, wala na nga bayad yung lawyer, so kahit naman yung pam-print, bayaran mo, di ba? Bayaran mo. Single ka sa polibo, okay. And I have that. At alam ko, nasa akin, you know, I don't delete these things. No? And then, tinawag yung lawyer. Sabi sa akin, ay, Miss Sasot, kasi ikaw na yung uupo sa witness stand 2 weeks from now, baka pwede tayo mag-prepare. Sabi ko, ay, attorney, kasi, yung sa kaso ko laban kay Jover, merong settlement na nagaganap and meron kaming pina-finalize na settlement. Ang tanong sa akin ng lawyer, papaano yung kay RJ? Ang sabi ko, ay tanungin niyo po siya, hindi ko po alam. Ang tanong sa akin ng lawyer, itong eksaktong tanong ng lawyer, baka po pwede kang maging intermediary between Jover and RJ. Sabi ko, ay, pakitanong na lang po siya kung okay sa akin. So, tinawagan siya, I assume. And then after several hours, tumawag sa akin si RJ. Sabi ko, hi, masaya pa ako, acheng, ganyan. Uh-huh. Sabi niya sa akin, unang-unang bungad niya sa akin, bakit mo ko nilaglag? So, anong reaction mo doon? Eh, ang progression is, pakitanong po sa kanya kung okay sa kanya. Ano sa akin is, bakit mo ko nilaglag? Sabi ko, what? Nilaglag saan? Eh, because I don't know anything. Yeah. Eh, nakikipag-areglo ka pala dyan kay, ano, kay Jover. Hindi mo lang sa akin sinabi. Ganyan, ganyan, ganyan. Sabi ko, ito na nga, sinasabi ko na nga sa'yo, di ba? Tapos sabi niya, eh ako nga, nung nagpa-appoint sa Malacanang, binitbit kita. Tapos hanggang sinumbata ka na ng mga bagay na... Ako, ano. Hanggang ini-explain ko sa kanya, sabi ko, Acheng, huwag masyadong mainit ang ulo, basahin mo ito. Ito kasi explanation. Wala ka sa jurisdiction ng judge ko laban kay Jover. Kaya hindi po pwede. Pero, baka pwede, ini-explain sa kanya, sabi niya, tas, nag-i-inarte ito, sabi niya, puta, sabi niya, puta, ano, puta, tanga, puta. Sabi niya, kung wala... May text message ko sa'yo tungkol dyan, di ba? Yung pagmumula niya sa'yo, may text message sa'yo. Nasa akin, pinos ko nga. Pinakita ko sa'yo, pinakita ko kay Pebbles. Pinakita ko. Yeah. And okay. Then, kung ganun na, sabi niya sa akin, kung wala ka nakikitang mali sa ginawa, if you cannot see anything wrong with what you did, we don't need to talk anymore. Just talk to my lawyer. May ganun. Ang taray. Lawyer ni Lisa. Mm. Bayad kasi ni Lisa yung lawyer. Mm. Ako ngayon, tinanong ko yung lawyer, hindi naman nagsalita. Tapos, sabi ko dun sa lawyer ko, dun kay, laban kay Jover, pwede ba itong isama si RJ? I was considering him up to the last minute, ma'am. She. Mm-hmm. Sabi niya, pwede mo siyang isama, but the judge will ask, sino itong taong to? Kasi hindi naman siya, wala siyang jurisdiction kay RJ. Gets mo? So, sino ito? So, may chance na hindi to a-approvehan tong settlement ito at aangan si Jover, then whatever. So, ngayon,
a day or two na magmi-meeting kami na uli ni Jomar para i-finalize yung final terms, tinanong ko pa yung lawyer, meron na po bang desisyon si RJ? Meron na po bang clarity of what RJ Nieto want to do? Sabi niya, I want to canon out. Iko-continue na lang daw ni RJ yung case. Mm-hmm. Which is natalo siya. So after all the drama, gusto mo i-continue, ito na nag-offer. So that's the beginning. Kaya di ba sabi bakit mag-ano, hindi kami nagkikibuhan. Yan ang beginning. Because of that, ang ginawa ni RJ, kung sino-sinong pinagtatawagan, not just one, ha? Iba-iba, lumapit din sa akin, kinuyento sa akin, pinagsabi niya, sinisiraan ako kung anong pinagsasabi masasama tungkol sa akin. That there was even someone from Davao who told one of the bloggers, ang sabi is, bakit ganun si RJ Kaisas, napakalun. Wow. And of course, people were not aware what was going on, no? Hindi nila alam kasi hindi naman niya ako tinitira sa vlog niya eh. Dahil hindi niya gagawin yun, no? Hinihintay niya ako ang pumalag para ako ang magmukhang masama. Alam ko yung mga ganyang galawan ni RJ dahil ako, nakasama ko yun si RJ, kilala ko ang ugali niyan for 6 years. No, hindi ko na nga alam kilala tong RJ na to, no? Dahil this is a completely different person. Anyway, so ayun na nga, inang, no? So kaya nung nagpa-appoint yan, kaya nga ang binlak ako niyan, can you imagine iniikot-ikot niya kung ano-ano pinagsasabi niya kung kani-kanino, about me, kung ano-ano pinagsasabi niya, masasakit, masasama. Yan, yeah, nabasa ko yung messages, ang pangit, di ba? Nung, yun nga, nasa loob tayo ng car, going to Soler tayo, kaya nga doon ako naniwala na, okay, totoo tong call-out ni Sas at ni RJ niya to. Yeah, and then nung ano na yan, ako mag-papako sa kanila, nag-advise pa ako sa kanila, sabi ko, alam niyo yan, si RJ, kay mapapahama kayo, parating niyo siyang nakikita kasama ng First Lady, magiging security threat yan, baka naman pwedeng hindi niyo masyadong i-publicize na parating kayong magkasama because siya lang ang susundan nung mga gusto mo. Concerned pa ako nun, madama. Concerned pa ako nun sa kanila. Mm-hmm. And then yung, kaya nga nagsimula yan, binlock niya ako. Nung yung issue na nga na kung saan ako talaga nag-out, binlock niya ako nung tinatanong ko lang sa kanya, ano ba to RJ, ganyan-ganyan? Tapos yung sinagot niya sa akin yun, di ba? You don't bite the hands of the one that, you don't bite the hand that beat you. Yeah. Ano, uy? Tapos doon niya na ako binlock. So from that moment, February, nakablock na ako. Pero yan si RJ, gumagalaw yan sa likod. Akala naman kasi ni RJ, hindi nakakarating sa akin yung mga pinagagawa niya. Which, dumarating. Uh-huh. Kasi yung mga tao rin pinagkukwento kanya, is alam kung ano yung ugali niya. Kaya nga. So ngayon, alam na ng taong bayan kung anong history talaga ng, you know, kung saan, paano nangyari. Hmm. So, at talaga ang pinaka-punot bottom line lahat dito ay si Lisa. Siya ang nag-offer ng condo, siya ang nagbigay ng lawyer, siya nag-uto, siya ang nag-meeting sa mga dito sa kala Garafil, sa mga tao niya, to shut down our pages. Actually, na-shut down na yung pages natin. So, eto, nasa mga kamay na ng taong bayan, kung paano nyo to, you know, paano to haharapin? Huwag kayong magpadaan sa nagpa-plastic-plastic sa harapan ninyo. Diba? Oh, ito si RJ. Ikaw, RJ, oh. Diba? Kayong sabi ko, bakit kailangan niyan lokohin yung mga tao? Eh, itong mga taong na ito ang nagbigay sa kanya ng maraming salapi. Ito, kayo, yung mga, diba, kayong mga DH, dahil DH doon siya ng mga DH, kayong mga DH, ikay ng pera sa kanya? Oh. Tapos niloko niya kayo na tinanggihan daw niyang appointment para makapag-aral. Hindi po. Niloko niya talaga ng mga tao. Dinimand niya ang posisyon. Hindi in-offer sa kanya. Dinimand niya yon. At alam ko na rin na yung si Mel ay maa-appoint ng PCSO, wala pang eleksyon. Dahil yun na ang nakapangako. At kay RJ ay nakapangako, sabi niya, na okay na kay Lisa at kay Martin Romualdez, ay presidential assistant on political affairs, yun po ay demand. That is a return for what they did for the couple.
ngayon hindi niya nakuha. 'Di ba? So di ba sabi niya marami daw siyang naipon because of the blogging. Nauubos yan, just die. Tumira ako ng Europe. Alam na alam niya, alam na alam ko sa blogging world na hindi ganun kadami ang pera. Hindi milyon-milyon. tumira ako ng Europa. No? At ang pinakamahal na lugar sa Europa ay London. He can afford na mag-aral. Pinag, you know, it's pabalik-balik sa Pilipinas. Oo, pabalik-balik. Ang mahal ng pamasahe. Oo, baka naka-business class pa. O, hindi ka natin alam, baka naka-diplomatic passport yan eh. So ang ano niyan is, RJ, huwag ka nang magtago. Huwag ka nang magtago sa likod ng maskara mo. Yeah. Dahil, it's no use. You know, there are a lot of people in the know, in the political, even in the business world, knew what you did. You know what you did to them, to me, to other people. Kasi ang RG, this is your problem eh. Your problem really is you cannot be contented. Okay? Kung sa tingin mo, ako yung, kung sa tingin mo, RJ, na ikaw yung, marami ka naman talagang pera. Ikaw rin naman nag-declare na you are extremely wealthy. Sinabi mo yan sa isang tao sa Cebu nung tinanong ka, ba't hindi ka na nagbablog? Ang sinagot mo yun sa tao sa Cebu, nung pumunta ka ng Pilipinas, remember that? Kala mo hindi nakarating sa akin. Sabi mo raw, is, una, pagod ka na, and then second, because you're already extremely wealthy. So parang kami tumabling. How can you be so eh, ikaw ba naman yung manager mo na si Mel, maya-maya may pinapanalo sa loto? Pag-extremely wealthy ka talaga. Kaya sabi ko nga, dapat kong imbestigahan talaga yan. Alam mo, napakadali lang ulihin ng mga yan. Sas, kaso nga, walang gumagalaw. Hindi, alam ko, alam sabi ng mga tao, bakit si RJ? Kasi alam ko po kung sino ang mga nagpa-planning behind this. Ang inner circle ni Lisa Marcos, ang specific na kasama dyan ay si Mel Robles at si RJ Nieto. Yeah. Yan ang nag-ooperate. Nagigetsin nyo? Yan ang nag-ooperate. Alam yan ng mga businesses, alam yan ng media, na pag si Mel Robles nang lumapit sa kanila, ibig sabihin, there is something. Yeah. Maghubaran na tayo ng maskara eh. You know, tapusin na natin to. Dahil, Diyos me, yung ano pa ba? Ang dami-dami nyo ng pera. Pa bang kailangan ninyo? Nandito sila ngayon, nag-shopping na ngayon, si Mel Robles. Nandito, di ba? Nandito ngayon, baka kasama si Taning, hindi lang nagpapakita. So, kanina, sa kahapon, na talagang pinuflaunt nila yung mga shopping galore nila sa mga high-end stores. Kaya, of course, the travel. We all know. Magtama ka ho. Yan ang nagpa-planning. Yan ang gumagawa ng black ops. Okay? Yan ang black ops team ni Lisa Marcos, si Mel Robles, at si RJ Nieto. Okay, maniwalang nag-aaral lang yan. Matalino yan si RJ. Dahil yung inaaral pa lang niya ngayon sa Bristol is first year. Eh, naka 3 years yan sa UP. Kaya niyang pumikit at magpa-bunging-bunging na lang yan. Dahil uulitin lang niya yung ginawa niya. Patalino naman talaga siya sa mat, no? Pero most of his time is being used in order to conspire and to do bad things to other. And I know that RJ Nieto, dahil yung isa, lumapit sa akin at sinumbong ka. Oh, di ba? Sino yung gusto niyong pabagsakin? Ano daw? Ikaw, si Mel Robles, saka ikaw. Sino? Ayoko lang sabihin, nakakaawa lang. Pero alam, you know exactly what I'm talking about. Because you would like, kasi yung plano nito, yung sinabi ni Marlica, plano na nila na yung mga nakapaligot kay Duterte ay unti-unting pababagsakin. Oh, di ba yun naman ang nangyari? Sinasabi niyo fake news. Oh, paano naging fake news si Marlica? Eh, nakita niyo naman nangyari lahat ng sinabi niya. Yeah. So, ang dami pong nanonood sa ating mag-a. Yeah, so actually, this is an eye-opener, yung mga revelation mo sa us. Although sa ating mga kababayan,
alam ko na po ito, but I want, you know, SAS, you know, directly. Oo, siya ang magkwento sa inyo dahil siya yung naka-experience. Sinabi ko naman sa inyo, di ba, magsasalita ako, hanap ako ng time, ng panahon. Okay? Di ba? Oh, yan na yan. Ang Black Ops ni Lisa, ang team niya dyan, si Mel Robles at si RJ Nieto. Si Mel Robles ang nagsusupply ng pera. Kaya siya nasa PCS ko. Bakit ko alam? Ito si RJ Nieto, nung election, sinabi niya sa akin, magpa-appoint ka. Baka pwedeng maging MECO ka na lang. Sabi ko, bakit MECO? Kasi daw ang MECO ay hindi na o-audit. Audit, yeah, I remember that. Ayop talaga, no? Sabi ko, bakit ako magpapa-appoint sa MECO dahil hindi na o-audit? So parang, yun na talaga ang goal nila. Magnakaw ng pera, magkasama ka sa nangangamkam RJ Nieto. You know, alam mo RJ Nieto ah, I think Marlica could attest to this, pero sinabi ko po kay Pebbles eh, Ma'am, Nay, foul yung nire-raise yung issue na yun kay RJ. I think you know what I'm talking about. Wag na lang sana yun. Kahit yung iba na lang, I know. I think you know that. Yeah, no, I know that. Ginaganyan ko sila. Na okay na yung iba, pero wag naman yun. Kasi... personal. Mm. Oo, ano na yan eh. Itong pangangamtam ang ano, topic talaga. So, ganun na yung conditioning. Sabi ko, wait lang, parang bakit gusto niya ako magpa-appoint sa MECO para ma'am kam? Kasi nga daw hindi na audit, so pwede ka dyan. Tapos ayaw pa niya sa akin, oh, you sec, pero wala namang, sabi niya, wala, pero wala namang, wala kasing budget, pero nandyan naman si Mel sa PCSO. Yeah. Ibig sabihin, si Mel, yung kay Mel magagaling yung pera, yan ang black ops nila, si Mel Robles and si RJ Nieto. That is the truth of it, no? At, kaya ko alam, because, I was there in the compound, no? Ano ba naman compound yun? Eh, kaano-ano ka ba ni Lisa Marcos at meron ka? May condo, may bahay ka doon. And, you know, in relation, doon sa expose ko kanina bago tayo mag-vlog, na mismo yung taong naka-witness na narinig niya si Lisa na sinabihan si Mel na, oh, ikaw na bahala sa PCSO sa kukubrayan natin. Ay, may sinabing ganyan kay... Yeah, may sinabing. Yung ahas mo. Yung puting ahas ko. Yeah. Pero ako, alam ko na yan, bago pa mag-election, April yun, kailan may mahal na araw ng 8-2022. April, di ba? April, alam ko na ng PCS o si Mel Robles. Alam ko, si RJ, ang appointment niya is political, presidential assistant on political affairs. Dinimand niya yun. Hindi yan in-offer sa kanya. Dinimand yan ni RJ Nieto. So now... kaya nga they're already deep in the shit, no? These two people. Yeah. Kaya hindi ito babaliktad. Pero mas mabuti nang alam ninyo kung sino ang nasa black ops ni Lisa. It's Mel Robles and RJ Nieto. Wala nang iba. So, ako naman, you know what? Ang nanay ko kasi sabi niya sa akin, kung ama ka, ipaglaban mo. Huwag muna kami, parang, alam niya, parang, just do it. Parang, you know, just do it. Kasi nga, ang ano talaga dito sa mga to is, hindi naman ako naniniwala na may gobyernong 100% malinis. True. Pero naniniwala ako may gobyernong garapal, hestas, hudas. Ito at yun. At gobyernong ito. Yeah. So, kung alam lang ang mga nalalaman namin ni Maharlika na yung iba hindi pa pwede ilabas kasi nga, mga madadamay, susuka kayo sa kaputahan ng gobyernong ito. Yeah. Kaya nga naman, every single day, talagang emotional din ako, galit na ako, dahil kung pwede nga lang natin maikwento lahat ng iba pa. But in due time, so nakakaawa kasi like you, ako, umasa, dun sa mga pangakong babangon, and you know, early year, narinig mo na kumuha na doon ka sa pwestong ganito kasi hindi na o-audit. So it's not for the people yung sinuporta na. It's budol talaga. It's the same thing na nagalit ako sa nung nalaman, nandoon ka eh, yung nakumakain tayo, masarap kinakain natin, kasi supporters ni tubig, wala man lang ibinigay sila. So doon ko unang naramdaman na parang ano to, hindi ito yung gobyerno na sinusuportan ko. Ang sakit-sakit dahil yung mga taong sumusuporta sa kanila, mga matatandang loyalista na, ang tagal pinangarap,
na magkaroon ng Marcos na, you know, na governance na magbi-build ng mga infrastructures like katulad ng ginawa ng Marcos Sr. Pero wala, kumbaga hindi pa umuupo, ang plano talaga nila is pagninegosyo o pangangamtam nga. At ikaw yun, yes. Ikaw ang witness sa buhay, narinig mo mismo, and you were there. Yeah, I was so there. Very powerful statement sa us. I was there. Alam ni Maharlika itong kwentong to, 2022 pa lang. Kaya nga, itong si Maharlika, alam mo Maharlika, nakakarating sa akin yung sinasabi mo kay Nay Tables na, uy, si Sas nandiyan pa sa Pilipinas, baka tamnan niya ng kaso, baka tamnan ng droga. Nag-aalala talaga ako sa inyo, nag-aalala ako, alam mo yan, di ba? Nag-aalala ako kasi my intention is, ayoko naman siguro pa ibang Sas iangat yung bangko ko, you know, nagkakilala naman tayo, nag-uusap naman tayo, you know, ikaw makakaramdam yan na kahit si Mother Pebbles, you know, concern talaga ako sa inyo, even short lang yung pagsasama natin, kasi naramdaman ko rin yung sincerity nyo, not only yung friendship, but yung sincerity nyo para sa taong bayan. Yes, kita niyo yung pakikipagbardagulan namin kay Lenny yun, hindi ito ginawa ng kampo ni Lenny. Tinanggal ang buong account ko. Yeah, totoo. Yun din ang sinasabi ko. Kahit na si Lenny noon ay talagang grabe ang bardagulan nga, buhay pa rin tayo, pero ito, itong Marcos, itong Lisa administration na ito, di ba? For 8 years, yung Facebook page ko, ngayon lang, nila na pinatay, kumbaga, ginurgur nga nila yung Facebook page ko. And the fact na supporter nila ako since 2016, sa kanilang laban, electoral protest, eto yung ganti nila. Kasi totoo to eh. Hindi nila kayang harapin yung mga, hindi lang to akusasyon, yung mga ini-expose natin na ginagawa nila sa likod ng camera, sa likod ng kanilang mga drama na sila ay, you know, mga photo ops na para sila sa Pilipino. Ito yung kwento natin na dapat talaga, na I'm grateful also, na isinear mo sa ating mga viewers. Sabi ko na nga eh, di ba? Kahit patayin nila tayo sa social media, para tayong tubig sa falls na tuloy-tuloy ang agos. And now we're like reaching across social media, 17,000 viewers na hindi nare-reach ni Marcos Jr. sa kanyang live. Ano to, ang masasabi ko lang is, the idea is already out there. Ako, sabi ko nga na, I already did everything that I wanted to do. Yung mga ideas ko, no? Alam niyo naman kung ano yung mga sinusulat ko, kung ano yung mga topic. Ayoko kasi sabihin that I don't want Maharlika's platform. Yeah, yeah. Thank you. To use for something na hindi naman ang pinag-usapan, na kung pareho ko yun. But you know everything that I wrote, you know what I did in the last 6 years, kung ano yung pinaglalaban ko, at nakita ninyo na kung si Maharlika consistent sa electoral reform, you know my consistency on another issue. Yeah, in foreign policy. And, sa inyo, kung gusto lang namin maging extremely wealthy, katulad mo, RJ Nieto, ginaya ka namin. Ikaw na rin nagsabi. Ikaw na rin nagsabi, RJ Nieto, noong December 2019, nung pinilit mo akong bumalik mag-vlog, kasi nag-deactivate ako noon, dahil ngayon yung nilulusob ako ng mga followers ko, ayun yung sa may toilet issue ng trans, Betty. Yeah. Nag-deactivate ako, and then sinabi niya sa akin, bumalik ka dahil kailangan ka sa social media, dahil si Digong binabangga si Ayala at si Pangilinan tungkol dun sa tubig. And then I went back for that. And I thought you are that kind of person. RJ Nieto. Ray Joseph Pengson Nieto. Yeah. I thought that you're that kind of person. Ikaw yung pumalik tapos nag-post ka pa. Basahin niyo yung post niya noon. Ang title ng post niya, Salamat Marin Sas. Tapos pag nakalagay pa niya doon na kami daw dalawa is kami, sabi mo pa na tayong dalawa nga eh, kung nakikita nating mali yung isa't isa, nagsasawayan tayo, paano pa kaya yung iba? At sinabi mo pa, RJ, ganito ha? Kung we only played our cards well, we, both of us, could have been multimillionaires. And
I think malinaw naman kung sino ang multimillionaire. Yeah. Kung sino ang, you know, I'm not gonna say na I'm really poor, no, but I'm not rich. I am someone who lived, ano, a day-to-day existence, no? Mm-hmm. Okay ako, hindi ako yung nagugutom sa isang araw, no? Mm-hmm. Pero I'm not a multimillionaire. I'm not even a thousandaire or whatever. Yeah. So actually pinili yung cards niya, yung card niya ng bongga-bongga. You know, binenta niya na ngayon kaluluwa niya. Siya na nagsabi, di ba? Na if we only played our cards well sa social media, we could have been multimillionaires. Si Maharlika marunang sa credit card. Of course, hindi siya multimillionaire. Ako sila na nagsasabi na wala akong pera, na puno bilang ako, na ganyan. Sila, sa kanila na mismo nagsasabi yan. So, sino yung multimillionaire? Okay. Sino, ikaw yan, RJ, saka si Mel Robles. Kayong dalawa, ang black ops ni Lisa Marcos. Alam yan ng mainstream media, alam yan ng mga businessman, lahat ng gustong sirain ni Lisa Marcos, kayo ang ops. Mm-hmm. Yeah. Silang dalawa. And kayo! Millionaire sila dahil sa pera ninyo, mga kababayan. Sa pera natin lahat, taxpayers man. And I hope, Sas, we're still, you know, hoping na talagang, you know, maimbestigahan ito eh, itong mga revelasyon natin. Mm. Diba? Sana hindi ito i-ignore. Actually, mahaba pa yung investigation eh. Siguro speak up day na lang. Gumawa na ng paraan, wag na, mahaba itong investigation kasi nahawak nila ko. Hawak nila lahat. Ang ano ko lang is, magmasid-masid kayo sa nangyayari sa Pilipinas, di ba? Na bakit dumadami ang adik? Ba't bumaba ang presyo ng shabu na? Bumaba ang presyo sa shabu na kasing presyo na siya nung panahon ni Pinoy. From 5,000 daw per gramo, naging 900 na lang. No, di ba? Bakit? Tumataas ang, dumadami ang supply. Oo. Bakit? Overflowing. Oo. Bakit biglang, bakit nawala yung SMNI bigla? Bakit yung mga supporters ni Marcos ang pinapatumba? Bakit yung mga, di ba nga dapat nga ang the best critic mo is yung mga supporters mo dahil sila honest sila. Pero, nakita nyo ba yung mga kakamping pages pinatumba nila? Hindi. Dahil nga, magkakasabwat na yan. Dahil, sila ay merong 24/7 hour troll center, pwede nyo puntahan. Alam nyo yung headquarters sa Mandaluyong, yung headquarters ni Bongbong. Puntahan nyo dyan. Nandiyan, at ang team leader pa nga ay ang inaanak ni Bongbong Marcos na Amerikano. Ang pangalan ay Nathan. Uh-huh. So, pwede nilang puntahan dyan at magpaano sila. Surveillance nila. Yeah. May challenge nila. Yung mga taga-Mandaluyong, i-surveillance ninyo. Oh. Kung bakit lalabas-pasok yung mga trolls nila. Diba? Nag-judge-judge, nag-o-opisina. Yan ang isa sa mga headquarters. Saka meron pa sa Cubao. Diba? Yaan kayo. Diba? Na, ano eh, in kakaiba tong kasamaan nyo eh. Parang sabog na sabog. Alam mo yun? Polboronic nga eh. Well, yeah, polboronic nga sa... Ginawa ba ito sa'yo ni Pinoy? Ikaw, minura-mura mo nun si Pinoy. Ginawa ba niya ito sa'yo? Hindi. Nakaka-uwi pa nga ako ng bonggang-bongga ng wala akong pag-aalinlangan. Hindi ginawa sa akin ni Pinoy yan. Kaya sabi ko, mas masahol pa to ang sinuportahan ko dun sa mga, you know, kay Pinoy. So, sa the yellow administration. Kasi ito, pinaghalong yellow, super yellow. As in, ano to eh, cancerous administration talaga. So, yun yung ako talaga is niloko ninyo si Sara Duterte. Ginamit ninyo si Sara Duterte, and this is not going to my story to tell kung paano nangyari.
darating din tayo diyan. Okay. Pero tayo. ito lang masasabi ko, no. Hindi 100% malinis ang administrasyon ni Duterte. Uh-huh. Ito si Maharlika, binoboldyak niya yung mga kumukupit. Kumukupit. Kahit panak ni Pangulong Duterte, binoboldyak ko yung mga tao niya. Kasi, you know, so hindi nga kasi tayo sarado siya. Sas, kahit na sinuportahan ko si Pangulong Duterte, alam niyo yan. Diba? Ako, naimbita pa nga ako, na red carpet pa nga ako ni Bongo at saka ni Pangulong Duterte. Pero sa kabila nun, nanghamon pa nga ako ng gulos. I mean, you know, ano ko lang naman yun. Nanghamon pa ako sa kanila nung time na nagalit ako sa kanila dahil sinasabi ni Pangulong Duterte na si Bongbong Marcos, si Kuting, ay nagpupulburon. So doon ako talaga nagalit. But, you know, in the end, tama pala si Pangulong Duterte. Kaya nga nire-redeem ko rin yung sarili ko na dahil ako ay naging instrumento sa pangbubudo like you. I'd like yung mga viewers natin na mga naging instrumento din na sinuportahan ang Marcos Jr. na ito. So, I think tinadhana tayo, Sas, na makapagbigay ng linaw, di ba? Hindi tinadhana tayo sa pag-ibig. Tinadhana tayo. I think, hindi ko naman kasi inaasahan na ganito ang mangyayari. Na, kasi siyempre kutub-kutub lang yun noon eh, na parang baka naman. Diba kutub-kutub lang tayo noon na ano eh, ng Maharlika eh. Wala kami, you know, the first time that I saw Maharlika ever in my life was during the meeting the Abanse. At hi hello pa lang yun, dahil busy kami, namimigig kami ng tubig, ang busy namin sa kung ano-ano. And parang sabi ko, what really happened, no? Ako naman, hindi ko alam kung naniniwala pa kung may konsensya yung ibang mga politiko eh. Pero ito ako masasabi ko lang inang no. Yung nanay ko is 81 na. Ilang taon na lang yun. Alam mo, she never saw the Philippines change. Yeah. Yun yung 81 years. Di ba na parang may mga papuri siya nun kay Marcos kasi nga talaga naman ang inano talaga niya nun is yung mga infrastructure kasi before Marcos Senior daw talaga parang asang ba tayo na parang ganyan. Pero yung gusto niyang makita yung kasi maayos sa Pilipinas. Maayos sa Pilipinas. Yeah. Kahit maging Thailand man lang tayo or yung kahit hindi mo na maging Amerika, no? Pero bakla, parang, Diyos me, yung. Tapos ngayon, ganun din. Parang, masahol ako, ba? Masahol, ito. Masahol, yun yung malungkot sa tagasas. Sinasabi ko sa inyo, kung alam ninyo ang lahat ng nangyayari, is masusuka kayo. Pero ang alam ng namin, ay yung mga dapat makaalam, ay alam. Yeah. Karating naman tayo dyan. And hindi lang naman tayo, Sas, ang talagang willing to speak up. At this point in time, tayo yung frontliner in terms of speaking up, you know, giving awareness sa taong bayan. And I believe, you know, in due time, magsasalta din yung mga taong mismong nandyan dyan na naka-witness ng kababuyan ni Lisa at ni Marcos Jr. So, ayun na nga, ano niya, this is, pero yun na nga, power and money really revealed who they really are. Yeah. At nakita natin ngayon yan. So, we're like, wow, 2 hours and 12 minutes. Any final words? Kasi for sure, may babalik pa tayo sa mga susunod na pagkakataon. Mag-uusap muli tayo dahil marami tayong puting ahas. Anyway, final words sa ating mga palangga, Sas. Ako ganito, ang aking final word ay singilin ninyo yung vlogger na pinadala nyo ng pinakamaraming stars sa amin. At ang naging dahilan kung bakit dumami yung pera niya. Yeah. Utang niya sa inyo ang buhay niya ngayon. Hindi niya utang na loob yan kay Lisa Marcos dahil hindi siya lalapitan ni Lisa Marcos kung wala siyang 2 million followers. Kaya may 2 million followers si RJ Nieto
dahil kay Duterte. Yeah. Oh, totoo naman yan ah. Kaya singilin nyo siya, nasaan na siya ngayon? Nasaan na yung makabayan na pinipresenta niya sa inyo na DH, na mga DH at chuchu unicorn, rainbow, utot-utot. Mm-hmm. Nasaan na yan? Utang na loob niya sa bawat isang OFW kung nasaan siya ngayon, tangina mo, RJ. Pwede ba yan? So, okay lang, jutang din na. Utang din na, RJ. Utang na loob niya sa bawat isang OFW ngayon, na ang bawat isang OFW ngayon na nagbigay sa iyo ng pera, ngayon ay nangangamba na kung yung anak ba nila o kamag-anak nila ngayon ay malulolong uli sa droga. Wala ka bang konsensya? Singilin niyo siya. Kayo ang nagpayaman kay RJ Nieto. Kayo ang may dahilan kung ang bakit ang mga politiko ay lumalapit sa kanya para i-endorse niya. At naniningil siya ng milyon-milyon. Kaya nga siya extremely ito eh. Yeah. Doon pa lang, sa election pa lang, naniningil na siya. Singilin ninyo si RJ Nieto. Diba? Kayo, siya naman talaga ang pinayaman ng maraming tao. Diba? Siya, totoo naman. Dahil ako dati, admin ako ni RJ. Grabe ang stars ni RJ. Umaabot ng 250,000 before. 250,000 peso sa isang live. Uh-huh. Singilin ninyo. Kung hindi dahil sa pagpipresenta niya na makabayan siya at chuchu, hindi siya magkakaroon ng audience. Uh-huh. Ng audience, hindi lalapit sa kanya ang mga politiko. Gagamitin lang kayo ni RJ Nieto, ni Ray Joseph Nieto, para sa kanyang pansariling interest. At nagamit na nga. At nagamit na. Kayo, kayong mga, dahil sa DBS, kaya siya nagkapangalan. Kayo ang nagpayaman kay Thinking Pinoy. Now, it is time na singilin ninyo siya sa kanyang pagpipresenta ng makagiging makabayan, dahil ang kanyang ginagawa ay nakikisabwatan siya sa pinakakorap na gobyerno ngayon. Diba? Sabi niya lalabanan niya ang mga korap. Nasaan na siya ngayon? Di ba yan ang pinangako niya sa inyo? Kaya niyo siya binibigyan ng pera para binigyan niyo siyang proteksyon? Oh. Nasaan na siya ngayon? This is the greatest con man right now. Yeah. It's Thinking yeah. Pinoy, Ray Joseph Nieto. Alam mo RJ, isa pa, bibingo ka na sa akin. Alam mong gagawin ko sa iyo. You will just know. No? I will not announce it, but yeah. Isa pa, bibingo ka sa akin. Dahil you have become the monster that you have been hiding inside. And given the money and the power, you will unleash that monster. You, RJ Nieto, is not a patriot. You know who what you are, Ray Joseph Nieto, Thinking Pinoy. You are a profiteer. Profiteer. You are not a patriot, Ray Joseph Nieto. You are a profiteer. At tandaan mo to, Adir Nieto. Ha? Pag dumating ka na sa kamatayan mo, I really hope yung Lolo Doro mo ang bibisita sa'yo at tatanungin ka kung bakit ka naging magnanakaw. Diba? Eh, kasabot ka na ng mga magnanakaw. Hindi magnanakaw ka na rin. Yeah. At sa bawat pagnakaw niya, ilang buhay ang nawawala? Ilang buhay? Oo, hindi ka ba nahihiya sa mga OFWs na pinagkaperahan mo na naging dahilan kung bakit dumami ang followers mo? Ngayon lahat sila nangangamba, RJ, kung anong mangyayari sa kanilang mga anak kung malululong na naman sa mga droga.
Tapos ikaw, nasaan ka? Nasa London ka. Nagmamayabang-mayabang ka ng Guyard. Tapos, ang pinipresinta mo, DH ka ng mga DH? Come on. You are not a patriot. You are a profiteer. RJ Nieto, you are a profiteer. You are the greatest con man right now among all political bloggers. Yeah. I'm really... Oh. Alam mo yon, parang ikaw nagsimula nito eh. Oh, tatapusin ko. You're a con man. Diba? Puntahan nyo ngayon yung page niya. Singilin nyo siya. Sabihin nyo nasaan na yung makabayan na pinadala nyo ng 2,000 stars, 5,000 stars, $200, $300. You need. Diba? You need value for your money. Kayo ang bumuhay kay RJ Nieto. Hindi ang mga politiko. Dahil hindi yan bibigyan ng pera ng mga politiko kung hindi kayo nabobola-bola ni RJ Nieto na isa siyang makabayan at patriot. So, to end this all, no, Ray Joseph Nieto, you are not a patriot. You are a profiteer. Mahiya ka sa lolo Doro mo. Yun lang, yun, saka sa tatay mo. Diba, idol mo yung tatay mo? Your father will never be proud of you, RJ Nieto. Because you are a profiteer. You have become like the people na nagnanakaw sa gobyerno, kaya ang tatay mo ay nauwi sa ganoon ang buhay, you have become your own worst enemy. It's not me, RJ. Yeah. You will never, ever enjoy whatever success you have, yeah. RJ. Because you know what? Because you conned millions of people. Niloko mo ang milyong-milyong mga tao. You are a profiteer, not a patriot. Kayong dalawa ng manager mo ni Mel Robles. Yeah. So, yeah. Thank you for that, Sas. And maraming salamat sa tumutok sa atin. Like, we're like 17,400 live viewers across social media. So, sa panghuli palangga, please subscribe kay Sas sa kanyang Facebook, YouTube page, YouTube channel, kasi wala po siyang, ano ngayon, wala siyang, pinatay nga kami, di ba? Ayan po, ayan, nakasubscribe na lang si Sas, dyan siya magsasalita dahil pinatay na yung platform namin sa Facebook, although ako, meron pa akong isang Marlica Bulgecara. Sas, thank you so much, my baby girl. God bless, and I'm always here. Oh, I think maglalaylo muna ako, mag-concentrate muna ako sa pag-aaral muna, no. Pero sige. Hindi tayo titigil dahil sino pa bang magsasalita, kasi we are in a position of privilege kasi wala tayo sa Pilipinas. Yeah. Kaya nga, basta nandito lang ako pag kailangan na mag-tandem tayo. I'm always here. Walang sukuan na sa laban na ito. Tuloy-tuloy ito. Yeah. Lifestyle check nyo yan si RJ Nieto kung nagbabayad ng tax. Mm-hmm. Yan, isa yan sa pinaka. At alam ko na ang fixer niya ng tax ay kung ang kanyang adopted mother. Definitely. Si Lisa Ahas Aranta Marcos. So, yes. Maraming salamat, Sas. Ingat ka dyan sa China. Looking forward to, you know, to visit you. Pagtuloy-tuloy na itong ano natin, eksena. Thank you, Sas. God bless. Ingat. Bye-bye. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ay, grabe. 2 hours and 22 minutes. But talaga namang punong-puno ng substance ang revelasyon, personal na revelasyon ni Sas. Probando sa Sot. Muli, this is your fair lady, Maharlika. Maraming salamat sa lahat ng tumutok dito sa ating channel ngayon. See you.